na po ang lahat. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ipon at sambahin ang puon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako sa namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay mapaging dapat nawang aming kamtin ang loob na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, yamang marami ang nagmamapuri tungkol sa mga bagay na makalupa, ako man ay magmamapuri. Kung may nakapagmamapuri, ako'y makapagmamapuri din. Ako'y nagsasalitang tulad ng isang mangmang. Sila ba'y Hebreo? Ako man. Mga Israelita ba sila? Ako rin. Lipi ba sila ni Abraham? Ako'y gayon din. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita ako, waring isang baliw. Ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kesa kanila. Higit ang aking pagpapagal. Baka ilang ulit akong nabilanggo. Hinagupit ng maraming beses. At madalas na nabigit sa kamatayan. Makalima akong tumanggap ng 39 na palo mula sa mga Hudyo.
Tatlong ulit kong naranasan hagupitin ng mga Romano at minsang binato. Makaikatlo kong naranasang mawasak ang barkong sinasakyan at minsay maghapong magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nasuong ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo at mga Hentil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga mapagkunwaring kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw. Natikmang ko ang maginaw, ngunit wala man lamang mabalabal. Bukod sa lahat na iyan, inaalala ko pa araw-araw ang mga simbahan. Kung may nanghihina, karamay nila ako. At kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang kalooban ko. Kung kailangan ako'y magmapuri, ang ipagmamapuri ko'y ang aking mga kahinaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Panginooy, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naapi, makinig, matuwa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi, dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat dinabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adika. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa.
Dito may naninirang tanga at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ang mga kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang tanga at kalawang, at walang makapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimla ng buong mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Meron ka na bang galos sa katawan? Siguro ay natanggap mo nung bata, naglalaro ho kayo, meron kang galos. Ako po, sa may tuhod ko po, may galos po ako doon. Kasi ho, nung bata ho ako, nag-swimming po ako, at tumama po yung tuhod ko sa may dulo ho ng swimming pool. May galos. Siguro yung iba, nagasgasan. Yung mga nagluluto, may galos sa kanilang braso sa pagluluto. Natalsikan ng mantika. At ang una nating nais gawin, takpan ang galos. Gusto nating takpan, gusto nating itago. Kasi para sa atin, pangit tignan. Hindi pantay sa balat. Pero si San Pablo, sa ating unang pagbasa, pinagmayabang ang mga galos na tinanggap niya. Ang mga kanyang karanasan para ipahayag ang mabuting balita ni Kristo sa iba. Ang kanyang mga pagpapakasakit, ang kanyang mga hirap na dinaraan at pinagdaanan, hindi niya ikinahiya. Sabi niya, 30 beses akong nahagupit, tignan ninyo. Hindi ikinahiya ang mga galos. Marahil din po sa atin, no, bilang Kristiyano, sa pagharap natin sa Diyos, hindi natin kailangan magsuot ng maskara na magpapakita na lahat ay mabuti. Hindi natin kailangan magsuot ng ngiti sa ating mga labi kung sa totoo naman ay naluluha na tayo at nahihirapan. Hindi mo kailangan magpanggap at magmukhang maganda at mabango sa harap ng Panginoon. Kasi alam niya ang laman ng puso natin. Ang kailangan lang natin sa harap ng Panginoon ay maging totoo tayo sa Kanya. At kasama ng ating pagiging totoo ay ang pagyakap natin kahit ho sa ating mga galos na tinanggap sa buhay. Ang mga hirap na pinagdaanan, ang mga pangit na karanasan, may galos ito sa atin. Pero sa harap ng Panginoon, huwag mong itago sa Kanya. Ipakita mo sa Kanya. At kung ang mga galos na yan ay sugat pa rin, pwede mong ihingi sa Kanya, Panginoon, hilumin mo ako. Hilumin mo yung galos na ito na tinanggap ko. Simula ng pagkabata ako, Panginoon, daladala ko pa rin. Minsan ayaw nating magpagaling kasi tinatago natin. Ayaw nating aminin, ayaw nating tanggapin. Mas gusto nating itago dahil kinahihiya natin. Ang paanyaya sa atin ng Panginoon, show me your scars. Pakita mo sa akin yung mga galos na yan. Show me your wounds so that I can heal your wounds. Show me those scars
and tell me that story of your scars. Hindi kailangan maging perpekto at maganda tayo sa harap ng Panginoon. Hindi mo kailangan ng concealer sa harap ng Panginoon para takpan ang mga sugat mo. Lumapit ka sa Kanya ng totoo at buo. At ito po ang paanyaya sa atin ni San Pablo na pinapahayag niya na sa kahinaan na kanyang tinanggap, natagpuan niya ang tunay na kalakasan. At kanino natin matatagpuan ho ang tunay na kalakasan? Kanino natin matatagpuan ang tunay na kagalingan? Sa Panginoong Hesukristo. Kaya sabi ni San Pablo eh, kung kailangan ko magpuri, ang ikapagmapupuri ko lang ay ang aking mga kahinaan. Bakit niya sinasabi? Bakit niya pinagpupuri yung kahinaan niya? Kasi sinasabi din ho ni San Pablo, it is when I am weak, it is then that I am strong. It is when I am weak, it is then that I am strong. At sino ba ang lakas natin bilang mga Kristiyano? Hindi ho ang sarili natin. Huwag tayong sumalig sa sarili natin. Kay Hesukristo tayo sumalig. Sa Kanya tayo bumaling. Sa Kanya tayo lumingon. Siya ang lakas natin. Kaya ho, sa ating Ebanghelyo, sinasabi ho sa atin ni Jesus, ang pag-iimpok natin ng kayamanan ay hindi lamang po sa material. Pero sinasabi din po ng Panginoon, ang binibigyang atensyon natin ay kung ano ang mahalaga sa atin. Kung mahalaga sa iyo ang itsura mo, lahat ng gagawin mo para magmukha kang 16, kahit 52 ka na, lahat gagawin mo. Pag may nagbenta sa iyong anti-aging cream, bilhin mo to, magmumukha kang 18. Ikaw naman, bili ka naman. Eto, mare, bilhin mo to, magmumukha kang teenager. Aminin natin, tatanda talaga ang mukha natin. Tinitignan ko yung picture ko nung bata ako. Iba na ko ngayon. Maliban ho sa lumapad ho ako, no? 20 pounds ago. Nagbabago ang itsura natin. Pero kung doon natin lalagay yung ating dangal at pagiging pagkatao natin, magbabago ho yan. Pero sabi ni Jesus, ang kayamanan sana natin ay hindi yung nagbabago, hindi maagaw kahit kanino. Pero ang tunay na kayamanan sana natin ay ilagay natin sa Panginoon. Ilagay natin sa mabuting balita at doon natin matatagpuan ang tunay na kayamanan. Wala ko sa posisyon, wala po sa pagiging sikat kasi nagbabago-bago ho yan. Ang posisyon, hindi magtatagal sa iyo yan. Ang pagiging sikat, good luck na lang. Yung pagiging viral, saglit lang yan. Pero kung sa Panginoon tayo sasali, yun ho ang pangmatagalan. Kung sa Panginoon natin ilalagay natin ang ating tiwala, dun po ang pangmatagalan. That which lasts forever. God's Word. Kaya po, paanyaya din ho sa atin ng Panginoon, tumingin sa hindi pangmadalian. Hindi kung ano nandito lamang, kung hindi tumingin din tayo bilang mga Kristiyano sa kung ano ang importante at magtatagal. At sabi ni Jesus, ang lahat man sa mundo ay mawawala, ngunit ang salita ko ay hindi magkakabula. Kaya po ang paanyaya sa atin ni Kristo, lumapit at kumapit sa Kanyang salita. Huwag mahiya sa mga galos mo. Huwag mo itago ang kahinaan mo. Kasi sa ating kahinaan, doon pinupunan ng Diyos ang ating buhay ng Kanyang grasya. It is when I am weak,
It is then that I am strong. At ang ating kayamanan ay matatagpuan natin sa kanyang salita. Yun ang pangmatagalan. Hindi maglalaho, forever ang salita ng Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, hinahamon tayo ni Jesus na mag-ipon ng kayamanan sa langit kaysa kayamanan sa lupa. Itoon natin ang ating puso sa kalangitan, sa ating pananalangin, ang ating itugon, Panginoon, mag-aari ka sa aming mga puso. Panginoon, mag-aari ka sa aming mga puso. Ang simbahan naway maggawing malaya ang mga kalalakihan at kababaihan sa pagkaalipin sa materialismo sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng mga bagay na pinahalagahan ng kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga politiko at lingkod pangmamamayan naway magsimula ng mga programa at proyekto sa kabuuang pagunlad ng lipunan at kanilang mga nasasakupan, manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga taong pinagkatiwalaan ng higit na kayamanan naway mapagtanto ang kanilang katayuan bilang mga tagapangalaga lamang at hindi mga lubos na nagmamayari na mga biyayang kanilang angkin, manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga pinagkaitan ng mga bagay sa mundong ito, naway mapagtanto ang kagandahan ng pagtugon ng kanilang puso sa makalangit na kayamanan, manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga nagdusa at namatay sa pananampalataya, naway umani ng makalangit na gantimpala, manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ama naming nasa langit, hindi nagbabago o kumukupas ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na lumakad sa iyong presensya sa araw-araw ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, alakatinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapala, buhay na dalisay, pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesu Kristo
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakad at ang iramay sa lahat. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
alay, sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay bibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay, ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawin ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Nazareno, kalugtan po ninyo itong kaidingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po umaasa. Jesus Nazareno, patubayan niyo po't nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay, ika'y kasama ko. Ang samkot dasal, sana'y pakinggan mo, mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno. Bukas, Sabado, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista.
Ang oras ng ating mga misa ay sa araw na iyon ay katulad ng Linggo. At ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na ika-1215 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyian Jose Cardinal Advincula Didi, Arsobispo ng Maynila. Pinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan na ang ating karakol ay gaganapin sa ika-apat ng hapon, naiikot sa paligid ng simbahan, at ang maringal na posisyon ay sa ganap na ika-5 ng hapon. Ang lahat po ay inanyayahan sa mga gawaing ito ng ating kapistahan. Patuloy pa rin pong pinapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsasalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo ng may mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, na may maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran, bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at taglayang kapayapaan ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
nuestro Padre Jesús Nazareno.